Ang purpose ay ang kabuluhan ng buhay natin. Ang tanong ay, paano nga ba natin malalaman kung ano yung kabuluhan ng buhay natin? Matagal-tagal din ako na nagmuni-muni nung bata ako kung ano ba talaga yung katuturan or kabuluhan ng buhay ko. Marami akong pinagdaanan na mga stages nga na parang naging atheist, agnostic, tapos marami akong pinagdaanan ng mga religions tsaka philosophies. Namimilipit ako sa sarili ko. Paano ko nga ba malalaman talaga kung ano yung purpose ng buhay ko? At sa paghanap ng purpose na ito, yun din yung maggagabay sa kung ano talaga yung gagawin ko sa buhay ko na magiging kapaki-pakinabang dito sa purpose na ito. Kasi syempre, hindi natin alam kung ano talaga yung magandang gawin sa buhay natin kung hindi nga natin alam yung purpose. Kapag wala tayong purpose na nakatuklas tayo mismo doon sa purpose na yan sa ating sariling buhay, ay makikisunod lang tayo sa kung ano ang programa na ibibigay ng ibang tao sa atin. Halimbawa yung lipunan na okay, kumuha ka ng trabaho, tapos magkapamilya ka, tapos umuwi ka sa bahay at gawin yung mga kadalasan na entertainment ng mga tao, tapos gawin mo lang yan hanggang mamatay ka. Tapos ang mga tao kadalasan ay may aaniban na relihiyon at yun ang susundin nila, yung mga pastor, pare, imam, or anuman ang mga guro or anuman ang tawag dun sa mga teachers nga na nandyan sa loob ng mga religious groups na yan. Tapos kung medyo kakaiba naman ang sayo na paniniwala ay tinatawag kang kulto kasi yung religion ay malaki at yung kulto yun yung maliit. Pero pareho lang din naman na religious group yan. May mga tao din naman na nagsusurvive kahit na wala silang purpose na kaugnay sa spiritual. Kahit na walang Diyos ay okay lang sa kanila. Yung iba naman walang pakialam kung may Diyos man or wala. Gagawin pa rin nila kung ano yung nasa isip nila na purpose. Pero para sa akin kasi hindi sapat yan na ako lang yung pipili ng purpose ayon sa kung ano yung pakiramdam ko na purpose ko. Dapat meron akong solido na ebidensya na nagbibigay sa akin na okay, sige Eric, ito talaga yung purpose dahil ito ang katotohanan sa buhay. So para sa sarili ko ay ang purpose talaga ay dedeterminahin ng kung ano ang spiritual na katotohanan. Kasi kung tutuusin natin, kung material na usapin ang magiging basihan ay napakarami na sige, nandyan yung magpapakayaman tayo or magpapakasarap dito sa mundo, tapos pagkatapos nun ay mamamatay na. Or kahit sabihin natin na decente ang ating magiging pamumuhay ayon nga sa pamantayan or standards ng lipunan, na magkaroon nga tayo ng magandang trabaho, tapos magkaroon tayo ng pamilya, magandang bahay, tapos magbayad tayo ng buwis, tapos maging maayos yung pakikitungo natin nga sa pamahalaan at sa kapwa nating tao, law-abiding citizen, kumbaga, tapos gawin natin yun hanggang kamatayan natin. Lahat ng mga pinupunder natin na mga bagay dito sa mundo ng tao ay balang araw ay mabubulok, masisira at mamamatay. So kumbaga parang kung yung material lang na usapin ang pinag-uusapan natin ay kahit gaano nga katagal ang isang sibilisasyon katulad ng mga ancient or mga sinaunang ang mga tao na nakaiwan nga halimbawa ng mga monumento nila katulad ng ancient Egypt. Diba may mga pyramids doon at mga iba pa. Kahit hindi sa Egypt, kundi sa iba-ibang mga lugar ay meron mga naiiwan na mga monumento. Pero halos hindi nga tumagal yung mga sibilisasyon na yon. At meron silang mga naiwan, pero karamihan din sa mga pamumuhay ng mga tao doon sa panahong yon ay nakalimutan na. Hindi nga natin alam kung ano talaga yung mga teknolohiya nila noon kasi may mga ebidensya din na medyo high-tech sila. Pero ngayon ay nawala din yung mga teknolohiya at yung mga kasaysayan nila. Meron ngang ebidensya na mas high-tech pa yung mga ancient Egyptians na yan dahil nga ay sila ay nakagawa ng mga pyramids, tapos yung mga tao sa ngayon ay hindi nga nakakagawa ng pyramid katulad ng ginawa nila. Ang punto ko lang dito ay karamihan sa mga trabaho na gagawin ng mga tao sa ngayon ay makakalimutan na. Yung mga pyramids, nandyan pa rin sila, so para naging exception, pero hindi rin natin masyado alam kung ano yung nangyayari doon sa ginawa nila dati at kung anong klaseng sibilisasyon or kabihasnan ang ginawa nila dati. So meron tayong mga clue dahil sa archaeology, pero hindi pa rin natin matandaan or malaman ang lahat ng mga detalye sa nangyayari dati. Sinabi ko lang din yon bilang punto sa inyo na karamihan sa mga gagawin natin sa ngayong panahon ay hindi naman din matatandaan, lalo na kapag may tinatawag na mga kataklismo
na mga malaking baha or hindi kaya sunog or mga tsunami or di kaya ay mga lindol na makakasira nga sa kabihasnan na tinitirhan natin sa ngayong panahon. Meron ng mga tinatawag na ancient ruins sa lahat ng mga sibilisasyon na dumaan na. At katulad nga rin ng ancient Egypt, meron mga natitirang kaunti pero hindi natitira ang lahat. Nawawala din yung mga kaalaman at kasaysayan ng mga tao sa panahong yon. Meron tayong mga kaunting historical records sa ngayon, kumbaga na sinulat ang kasaysayan, pero nakakalimutan na rin ang karamihan na yan. Ang punto ko lang nga dito ay lahat ng mga pagsisikapan natin dito, karamihan sa gagawin nga natin ay mamamatay, masisira, makalimutan, wawala. So ang tanong, para saan pa ang lahat ng mga ginagawa natin dito kung dadaan lang naman talaga tayo? Yan yung naging palaisipan para sa akin na kung para saan pa yung pagsisikap ko sa mga bagay na ginagawa ko sa ngayong panahon kung mawawala din naman at makakalimutan sila lahat. Yan yung pag-iisip ko nung hindi pa ako nakaka-discover nga sa kung ano yung spiritual na katotohanan na alam ko na ngayon. Simula nung nalaman ko nga ang katotohanan sa spiritual at nalalaman ko na may mga engkantong puti na yung palang ginagawa natin dito ay kaugnay sa kung ano ang magiging kinabukasan natin sa kabilang mundo. Bagamat makalimutan, masira, mamatay at mawala nga ang lahat ng mga ginagawa natin dito, yung alaala na yon hindi man maalala ng mga tao pero maalala ng Diyos at ng mga puting engkanto. So nag-fast forward tayo ngayon sa mga kaalaman na mayroon ako at nalaman ko to nung nagbago nga yung buhay ko na nakilala ko na meron palang Diyos. Kahit na hindi ako naniniwala sa Kanya, may mga sunod-sunod na mga milagro or kababalaghan, tapos may mga kakaiba na akong panaginip na mas nakakabighani pa at mas detalyado at nagiging malinaw na na meron pala talagang Diyos, meron mga puting engkanto at sila yung nagtuturo sa mga tao sa landas ng kabanalan sa kung ano nga ba ang gagawin natin para makauwi tayo sa mga pinanggalingan natin. Doon ko din nalaman na meron pala talaga tayong pinanggalingan bukod sa mundo na ito. So sabihin natin dito sa mundo ng tao, meron tayong purpose na magpayaman or meron tayong tinatawag ko na, di ba, apat na aspeto ng isang purpose or gagawin mo dito sa mundo ng tao. Ano yung magkakapera? Ano yung kailangan ng mundo? San ka magaling? At ano yung gusto mo? So yun yung mga apat na aspeto, di ba, na kailangan sana na nasa isang bagay para maging purpose natin. So kakaiba pa yan na purpose kasi yan yung purpose na gagawin natin or yung bokasyon or profession na gagawin natin dito sa mundo ng tao. Pero ang pinag-uusapan kong ang purpose dito, yung pangkalahatan na maghuhubog nga sa buong pananaw natin habang nandito pa tayo sa mundo ng tao. So kumbaga ito yung kabuluhan kung bakit nga ginagawa natin yung bokasyon or yung profession na yan. So merong pangkalahatang purpose at yun yung binabahagi ko sa inyo ngayon na meron pangkalahatan na purpose kapag matuklasan natin yung spiritual. Nagbago ang buhay ko nung malaman ko na ang buong mundo na ito ay hindi tayo magtatagal dito, kumbaga temporary lang ang mga buhay natin dito, lalo na at may kamatayan tayo. Ang ginagawa nga natin dito ay meron tayong mga pinagdadaan ng pagsubok at kung pumasa tayo dun sa mga pagsubok na yan ay makakakuha tayo ng magandang buhay sa kabilang mundo pagdating sa ating kamatayan. So nag-iipon tayo hindi ng puhunan lang dito sa mundo ng tao pero nag-iipon tayo ng puhunan doon sa kabilang mundo para magkakaroon tayo ng magandang buhay pagdating sa ating kamatayan. Kasi para saan pa kung alam naman natin na lahat ng mga ginagawa natin dito ay hindi magtatagal at mawawala din. Pero lahat ng mga action natin, kung tingnan natin sa isang spiritual na pananaw at alam na natin yung spiritual na katotohanan nga sa kabilang mundo, na lahat ng mga ginagawa nating mabuti at masama ay binibilang at tinitimbang at yun ang magiging basihan sa kung saan nga tayong lugar ilalagay sa kabilang mundo, meron ang kabuluhan ang buhay natin. Yung mga atheist or agnostics, sinasabi nila na, oh okay, nandito lang tayo para enjoyin ang buhay na ito kahit may Diyos man or wala. Tapos meron naman na mga nagsasabi na nihilist, yung nihilist na talagang walang purpose, walang kwenta ang buhay, na wala talaga, nandito lang tayo para magdusa, walang kabuluhan ng lahat. So depende sa kung ano ang pananaw natin sa buhay natin, sa kabuuan, yun ang maghuhubog sa kung ano rin yung mga mararamdaman natin sa araw-araw nating buhay. Kasi yun yung magiging parang filter mo or lens na kung saan mo
titingnan ang lahat ng bagay dito sa mundo ng tao. Kaya bago pa nga natin pag-usapan yung magiging purpose na profession mo, na ano yung spesipikong gagawin mo dito sa mundo ng tao habang nandito ka pa, ay kailangan tingnan muna natin kung ano yung pananaw mo dito sa mundo habang nandito ka pa. So paano natin matutuklasan yung purpose na sinasabi ko na yun, yung pangkalahat ng pananaw? Para sa akin, nagawa ko yon sa pamamagitan nga ng pag-meditate at pagsunod sa landas ng kabanalan bilang isang inkantaong misyonaryo. At hindi basta-basta nga yung misyon, mga kapatid, pero bago nga kayo mag-misyon, ay naghihikayat ako sa inyo na magpatuloy kayo doon sa free third eye meditation na tinuturo ko na kada Sabado ng 10 a.m. pero pwede mong gawin yung replay at your own time kahit araw-araw or gabi-gabi. Basta sabayan mo lang yung replay. Tapos dahan-dahan ay hopefully mabago din yung pananaw mo na makakita ka na meron palang totoong kabilang mundo. At totoo yung mga sinasabi ko sa iyo na meron Diyos at mga puting engkanto. Ang ibang mga tao sasabihin nila na imagination lang yan, walang purpose talagang lahat. Nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyo isipin, pero itry nyo muna, lalo na kapag makapagpalabas kayo ng perlas ng kapangyarihan na lalabas na parang magic mula sa kawalan, makikita mo na, okay, gawa lang ba talaga ng isip ko yon kung lumitaw na parang imposible dito sa material na mundo ayon sa laws ng physics na bigla lumabas nga ang isang bagay mula sa kawalan. Maaring maging ebidensya yan para sa iyo na meron talagang kabilang mundo at meron talagang spiritual na mundo na hindi masyado alam ng mga tao dahil nasasadlak sila sa material na usapin lang. Dito nga sa channel ko na ito na pangkalahatang self-improvement papuntang langit ang tinuturo ko ay gusto kong balansehin ang dalawa. So yung spiritual, yun yung pinakaugat na nasa gitna ng mga aspeto na tinuturo ko kasi yun yung huhubog sa lahat ng klase ng pananaw mo. Yun din yung maghuhubog sa physical, emotional, mental, professional, social, financial. Yung spiritual nasa gitna yan eh. Kasi ang pagtingin mo nga sa mundo, kung ano nga ang mundo at kung ano yung pinaniniwalaan mo sa pinakaugat ng lahat ng bagay, ang magdidikta sa kung paano ka mamumuhay sa lahat ng klaseng aspeto ng buhay mo. So sana maunan nyo yan, paano nga ba yung pagtingin nyo sa buhay na ito? Ano yung purpose para sa inyo na nabubuhay kayo dito? Meron ba talagang Diyos? Walang Diyos? Meron ba talaga tayong purpose na ginagawa dito? Or kung meron man Diyos, ay nilagay lang ba tayo dito para magdusa? Bakit nga ba may pagdusa? Bakit may kasalanan? Bakit may patayan, may landian, may nakawan? Bakit meron tayong mga nararanasan na mga iba-ibang damdamin at hindi lang tayo palaging masaya? Bakit may kamatayan? Bakit? So sana lahat yan ay tanongin nyo bilang ano yung purpose ng buhay at ano yung purpose sa lahat ng mga nangyayari. At sa patuloy niyong pagtatanong ay magtuklas kayo sa spiritual na katotohanan sa pamamagitan nga ng meditation at aralin niyo din yung mga sinasabi ko kung nagme-make sense. Pero ang pinaka-importante talaga dito ay makaranas nga kayo ng sarili niyong mahiwagang karanasan para malaman niyo kung totoo talaga yung mga sinasabi ko tungkol sa kabilang mundo. Kapatid, hindi ako against sa mga ginagawa nga ng tao na magkaroon ng pera, maayos na pamilya, maayos na trabaho at lahat ng mga tinuturo ng lipunan dito sa material na paraan. Pero ang sinasabi ko lang ay huwag lang tayo tumigil sa ganyan kundi tingnan natin kung ano yung kabuuan. Ibalansin natin yung material at spiritual na nagsisikap tayo para sa magandang kinabukasan dito habang nagsisikap tayo sa magandang kinabukasan sa kabilang mundo. Kasi para saan pa yung ginagawa natin dito kung wala namang kabilang mundo na pagkatapos nitong namatay tayo ay wala lang din. Kung mapupunta lang tayo sa itim na kawalan, para saan pa yung pagbuhay natin dito na makakalimutan lang din natin ang lahat. Tapos dahil nga nalalaman natin na may kabilang mundo ay maging curious tayo, tanungin natin ano yung purpose, ano yung dahilan kung bakit kailangan natin magpakabuti or magpakasama. Bakit nga ba may moralidad na kailangan gumawa tayo ng mabuti at hindi masama? Ang ibang tao magsasabi na hindi natin kailangan na may Diyos tayo para tayo ay magkaroon ng morality dahil ang tao ay kusang mag-aalaga sa kapwa niyang tao dahil tao siya. Naunawaan ko yan, kapatid, at yung religion nga na naniniwala sa Diyos ang mga tao ay hindi sapat na dahilan para gumawa ng mga moral na bagay dahil nga ang mga ibang relihiyon ay ginamit pa nga ang pangalan ng Diyos para pumatay. So kumbaga sa ngalan ng anong yung tinatawag nilang Diyos ay pumapatay din sila ng tao. Pero hindi rin maiiwasan minsan nga na mayroong mga alitan dito sa mundo ng tao. Ang punto ko lang dito, kapatid, ay dapat
maging malinaw tayo sa kung ano nga ba yung purpose. Ikaw yung makakasagot niyan base sa sarili mong karanasan at ako yung nagpupukaw sa iyo para mapag-isipan mo ng mabuti ano nga ba yung purpose mo dito sa mundo ng tao. Alam mo ba talaga? Kasi ako, nagbabahagi ako ng ganito na meron akong confidence kasi alam ko na yung purpose ko dahil sa mga naranasan ko. Pero ang tanong ko sa'yo, yung pananaw mo na pinanghahawakan mo na yan talaga ang katotohanan, ano yung naging basihan mo na yan ang masasabi mo na okay, yan ang purpose ng buhay dahil ano ba yung naranasan mo? Karamihan kasi sa mga tao, yung mga pinaninindigan nila ay wala pa sila masyadong karanasan na pinagdaanan para nga mapanghawakan yung pananaw na yan na ito yung purpose ng buhay. Kung kaya, bakit nila pinanghahawakan yung pananaw na yan? Dahil lang ba na binasa nila yan nung bata sila or halimbawa ay tinuruan sila ng ganyan mula bata pa sila? So sana mapag-inspeksyonan mo ng mabuti kapatid kung ano nga ba yung purpose ng buhay mo at kung bakit ganyan ang iniisip mo na purpose ng buhay mo. At nag-iimbita ako sa iyo na gawin yung free third eye meditation para tuklasin kung ano yung mga sinasabi kong karanasan na pwede nating pagdaanan para malaman kung ano nga ba ang purpose sa buhay natin dito. Pwede ka rin magbasa ng Landas ng Kabanalan at meron akong papalabas soon na libro. Abangan nyo na lang po. Maraming salamat po kapatid at God bless.